Shoutouts kay Patas, shoutouts nga pala SSO, shoutouts Whipcaps. Makikita nyo yan, whipcaps.com o kaya i-google nyo, hanapin nyo sa Facebook, makikita nyo yan. Malayang shoutouts din, Word Up Battle League sa Montreal, Quebec. Shoutouts sa special guest kay Lyricist. Ito, sobrang lapit na laban na parating. Sa kanan ko, representing Batch 1, 3LC at Dead Season The Farm, magingay para i-Spain. Representing 3LC din at Batch 1 at lalo na representing Uprising, magingay para ay Balakid. Isa po ay tournament ang laban at tig-dalawang minuto, judges, narinig nyo na coin toss, nanalo si Spade. Ang unang dalawang minuto kay Balakid, pakinggan o Ginoong Gio De Leon. Ginoong Gio De Leon, ang angas mo! Wow! Ang pambungad ko lang, Spade, mukha kang siopaw! Ang malas mo sa balasa, ako agad na kalaban mo. Mga bara ko ang babara sa pag-aastang raha mo. Kahit alas ka pa sa alas ka ko, sa pawat baong ka. Gambit, isang hawak ko lang sa'yo, Spade, sabog ka! At ang Spade ay bala, kaya't sa aking pagsagupa, ang mapapala mo lang ay ang paghalik sa lupa. Ganyan maglaro na ng salita. Madali lang sa henyo. Pagdapat mo sa akin, play agad. Parang Instagram video. Yes! Papunta tayo sa Batch 1. Kami yung MCs na pumasa sa unang tryouts ng ligang to. Apat na special picks plus yung pangunahing tatlo. Kampiyon to. Kaso mula nun, wala nang naiambag pa. Ikaw na nga lang aktibo sa top 3 na pag-iwanan pa. Matapos ang ilang buwan, kami ni Nalibs, Aklas, Sayad ang nanaig. Walang nakadig kay Gio, kaya si Gio na natiling daig. Gio, daig, dig, kailangan pa bang i-explain yan? Gio, daig, dig, kailangan pa bang i-explain yan? Wait lang, si Enigma pala ang dapat na mai-explain, man. Ano bang turing mo sa tryouts? Katuwa ang game lang? Matapos kaming pahirapan, pinapasok mo mga tulad ni Jade One? Pero balik tayo kay Spade One. Este, sa Batch One. Tuwing laban mo, handa kaming sa pagkatalo ikaw damayan. Tuwing laban namin, atat kang makisalo sa karangalan. Batch One! Parang Filipino pride, nasigawan ng iba. Iba ang pagsuporta sa pagkikaari, sa paghinagharapan ng iba. Ano bang may pagmamalaki mo bilang individual? Ilang pagiging pogi mo? Eh, ginagamit mo lang naman sa panloloko, Gio. Nung laban nyo ni Sparrow, inamin mo, kaliwete ka. Nagti-triple time ng babae sa bawat isa, may baby pa. Kaso bago pa yon, may kanta na tong ang pamagat, Kerida, ginawa para maling gawa ay maingawa at maibida. Ang tanong, bakit? Ba't kailangan yan ang spa? Para gwapo ka, para pogi ka. Eh di ikaw na. Dahil kung kailangan mo pang manloko para patunayan ang pagkalalaki mo, niloloko mo lang ang sarili mo. Ang tunay lang ay pagkasalbahe mo. At hindi ka lapitin ng babae, malandi ka lang tsong. Panagbeso-beso si Tipsy D at si Notorious, mas ma-chicks ka pa doon. Nagbibilang ng kaibigan. Talatang napahanga to, wow. Ang pantapos ko lang, Spade,
Mukha kang siopaw! Time! Unang 2 minuto kay Spade, pakinggan ng Isa Buhay Tournament. Yo! Sabi mo, babaero ako! Bago yan, ah. Yung angulo mo, kakaiba. Kaya itago mo na yung kapatid mong babae kasi isusunod ko siya. Pero bago lahat, gusto ko lang linawin. Kung laban na to, wala lang to. Okay, gusto ko lang linawin. Sa labang to, hindi ko pag-uusapan yung tryout 3 years ago. Alam ko nilang pasokan ni kay Hernon. Di ako nagpunta dito para tirahin yung girlfriend mo. Masyado na ako matanda para gawin ko yun. Di ako nagpunta dito para lapastanganin yung pagrarally mo o yung pagiging aktivista mo. Kasi panigurado, mas gusto niyo po mga makapagpatay ngayon sa mga polis, bombero sa Menjola kaysa ikaw ngayon dito yung kalaban ko. At gusto ko rin linawin, para sa akin, itong battle na to, gera to, this is war. Parang panang episode ng Cowboy Bebop na magpatayin si Spike pati si Vicious. This is war! Para nangyari ng pagtulungan nila sa Poseidon ni Hades si Cronos bago pa tumaray yung mga Diyos sa Mount Olympus. This is war! Parang pagdurog ng mga Mongol sa akbo ng mga Chino pagkatapos nilang lusapan yung Great Wall, di pa uso nun yung bomba at barel. Sa gerang to, walang silbing harang na balaki dahil ako'y lyrical sniper, expert na shooter, kaya ko magpatagos ng mga bara sa pader! Woo! Pero, what's up, Alan? Ha? Ayos ah. Musta na sikat? Wala na ng ulo mo, di ba? Naalala mo nung inakaya kang maging partner sa 2x2 pero tumanggi ka? Todo dahil lang ka pa? Oo! Inakaya ko siya maging partner sa 2x2 last year pero nireject na ako pati si Kahir kasi si Allen gusto niyang kumapit sa malakas. Sabi niya, busy siya pero may niligawan pala siyang iba kakampi. Anong nangyari? Ayun, binasted siya ni Batas. Ano ba kasing feeling mo, Allen? Porkit ikaw ang pinakasikat sa batch natin, mas angat ka na sa amin. Kung nahihinaan ka sa akin, dapat sinabi mo kagad walang sama ng loob. Magmukha ka tuloy, Abra. Baklang closet queen na ayaw umamin. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ko maniniwala sa iyo kung sinungaling ka at sa pagiging tunay mo di matatag? Para sa akin, 2 rason lang ang di mo pagsabi sa akin ng totoo. Is either plastic ka o wala ka lang bayag. Kaya you don't do that to me, pare. No, you don't do that to me. Huwag kang pag-good boy kasi bakla ka. Umaasa ang babaeng tokis na mabait matulungin. Ulul, di ka magiging Ellen DeGeneres. Ang sabi ko, umaasa ang babae sa talk show na mabait matulungin. Ulul, di ka magiging Ellen DeGeneres. At, honestly, di naman talaga tayo masyadong close. Nagkataon lang na member tayo ng farm pati batch 1. Kaya yung ugali mong kaibigan ko, no, di ko kinagat na you're so friendly. Ang sabi ko, di ako umagat sa ugali mong kaibigan ko, no, na user-friendly. Kuha mo? Kasi nga, feeling ko magagamit ka. Kaya exposed na kita. Paano? Babalat ako yung alit mo gamit ang vegetable peeler hanggang lumabas ang iyong cranium. Mamakilin ko yung pambulan mo hanggang yung bungo mo malabig, dumaranetan, mawalan ng bubong. Amoranto Stadium. Dudukutin yung utak mo at papasuri ko sa mga taong to para malaman nila kunyari ka lang mabait at meron ka ding hidden agenda. Yung ugali mo madali lang mabasa kasi nga sobrang transparent ka. Parang hologram ni Tupac sa Coachella. At dahil gera to, unang round pa lang todos na to. Paano? Pipilipitin ko pa rin ito pagkataon ng pendehong bangas para ang pag-ugali pumanatag ng konti. Papatunayan sa pahayag na peke ang pantas sa pamamagitan ng mga patama pumapalo parang tsongke. Papaslangin ng pusakal, ang pahenyong paradikal, kaya ngayon ito'y durog. Pipilasin po budget ko kung papalap restore para pumbusun ko ng pinampino at panigurado, ito'y durog. Kuha mo? Pinakita ko na sa publiko na I can painfully pulverize you with pleasure and ease. Sabi ko, gera to, this is war. Pero sa huling rhyme scheme ko, pinatay kita gamit ang mga linyang puro peace. Kaya di pa dito nagtatapos to. Sa mga susunod na rounds, makakarinig kayo ng mga swak at pasok na tira parang basketball. Ngayong gabi, may babagsak uling malaking balakid ng pader sa harap ng maraming tao. Parang Berlin Wall. Time, pangalawang banal kay Palangis, pakinggan o, it's going to work. Check. Binasted daw ako para sa 2x2. Ang anggulong yon pangit. Ako ang tumanggain kumampi kay nothing else, kay Batas at kay Target! At sinasabi mo yung transparent? Pati yon pangit yon. Yung hologram ni Tupac, translucent yon. At tapos sabi mo sa laban mo kay Sparrow, nerd ka! Nagbanggit lang ng mga barel na nakilala sa Counter-Strike,
nerd na? Nang-aangkin ang titulong hindi naman kanya. Feeling matalino, feeling thug life pa. Gusto mo ng nerdy reference, may gunfire pa. Sapat ng apat ng 45 para i-flatline ka. Walang nakuha, bigyan muna ng textbook at calculo. Tung si Gio, walang metri, walang alam sa anggulo. Kaya di talino ang dahilan kung ba't bumagay ka sa The Farm. Kundi ang feed shirt at itsura mong mala second rate na skarm. Wala pa akong kanta sa farm, pero maraming nananabik. Yung mga nag-sound trip sa tracks mong lang hinayag lang sa beat. Kahit walang beat, sadyang malupit ang ini-express ko. Mas pinapakinggan pa ang judging ko kaysa sa best verse mo. Kasi tong intel ko heavy, ang kay Gio light. Kung may mabigat man tong info, bawat kilobyte. Ako kumpleto ang gulo, para kill on sight. Kala nyo Matrix yung cam, parang sa Neo fight. Kaya parang Neo fight, ako'y nananakit ng kapatid. Parang hazing lang, hanggang batch 1 ka lang. Ako mala batch 81. Wala tong mararating sa pagra-rap, ako nang aako ng misyon. Dahil sa pag-rock ng mic, tong delayong to, walang direksyon. Basta kung anong uso, agad sunod ka. Kaya isang kumpas ko lang, mapapaluhod ka. Sa pag-angkas sa antas ko, dito dapat sumugal. Binigyan ka na ng kompas at mapa, di pa matutong lumugar. Kasi kung walang isa buhay, di naman tayo magtatapat. Neck-neck mo. Kaya lang naglapit para kay Arik, Whip at SSO. At kapag restless to, wala nang rest-resto. You'll get served in Filipino Barrio Fiest resto. Uuwi tong nakabarong, magiging best dress to. Kaso may bulak sa ilong, magiging breathless to. Halatang astound to sa round ko. Ang bulalas mo, wow. Ang panapos ko, Lee Spade, mukha kang show pow. Ay, paano ang banat kay Spade sa buhay tournament? Yo! Sabi nila, ikaw daw yung future ng hip-hop. Yung mala henyong Jose Rizal na MC. Wow! What more can you ask for? Basta ikaw si Rizal, itong bisa yung luneta at ikaw yung nobelistang kolumnistang makikitang lying dead on the floor. Kasi, mababaklas yung kabuuan mo. Kakalas-kalasin ko yung arms, feet, and legs ito para laruan kong ball roll. Wasak sa kontrabilang si Doomsday itong batang pahenyo kasi hanggang animation lamang ang talino ni Jimmy Neutron. Sabi mo, ikay Evangelion? Pwes ako si Ultron. Ako'y evil robot na gawa ni Tony Stark mapags na sa'yo aking assignment. Hugutin ko o dudurugin ka pagiging henyong kupal mo hanggang sa maging microscopic fragments. Mga bangkis si check sa mga enhancement. Sakto, di na kailangan ng adjustments. Mga punchlines ko magbibigay dahilan sa'yo para umayaw ka agad sa larangan to. Early retirement. And fuck your achievements. Sabi mo nga, masikat ka. Bilang MC, mas kilala ka sa marami kang palakpak. Well, I don't give a fuck kung nagparami ka ng fans kasi ako, nagparami ako ng anak. Kanya-kanyang focus lang yan. Kaya huwag mong iisipin na napag-iwanan ako at naiingit ako sa mga naranasan mo. Kasi pagdating sa labas ng hip-hop, virgin ka pa rin at mas meron ako doon patunayan at mabuo kaysa sa'yo. Hanggang jokol ka lang, gago. Pero tawa ako. Nung sinabi ni Icarus na teacher ka niya, father figure ka niya, pero respeto kay Icarus Tol. Pero yung laban niya kay Tipsy, parang mismong sa story nangyari sa mga kalagayan nila, Icarus at Daedalus na tatay niya. Kasi habang nasa ere, you let your son fall. Resettle this once and for all. Hindi ka pantas ng battle rap o hip-hop, isa ka lang feeling na KRS-One. Pero kung guru ka nga, sir, ako yung magiging sakit na ulo mo. Teacher's enemy number one. Ako yung real rate, ako yung real great one, ikay real fake one. Estado mo pang master, sa'yo gago pang slave. Estado ko pang master habang sa'yo pang slave. At tulad ng pre-Spanish era sa Pinas, pag namatay ang master, kailangan sumama ang slave sa kanyang grave. Sa madaling sabi, apat na salita lang gusto kong parating sa'yo. Ikaw ay magsisilbing alipin. Ikaw ay magsisilbing alipin. Ano daw? Kahit baliktaran mo man yung mga yung, ganun pa rin magiging ibig sabihin nun. Ang alipin magsisilbi, ikaw.
Kaya wala akong pakikahit na top tier ka. Utok ko ngayon na sa top gear na. Bawat tampas ko, pula agad yung HP mo sa damage ko. Na divine rapier ka. Hihilay kita bababa parang talaga o higanting alimango may higanting pincer. Grabe mentality wise yun ang simbolo ko kaya literal kang papatayin ng cancer. Sikada bito ko may deep impact. Yung ngayon ang darkest hour mo pati extinction. Sa War of the Worlds na to, uulan ng meteor ako ng Oblivion mo at Armageddon. Today is a day para ma-rapture ka. Ako ay legion ng flip top. Mga baro ko'y pang end of the world kasi pagkatapos ng labang to, wala ng future ang hip-hop. Kaya di pa dito nagtatapos to. May round 3 pa. Asa roon na yung ang masusunog. Makita nyo sa palakid ng up and smoke. Parang tour ni Dr. Dre pati ni Snoop Dogg. Di uber ang pagiging crowd favorite mo dito. Kasi still mo masyadong sablay. Matutulog kay Kobe bago siya lumaban sa playoffs. Last season, uuwi ka rin pilay. Thank you. Tayo, muling barang kay Palano to. Dalawang minuto. Okay. Gusto ko sanang mag-rebat. Sumagot ng paangas. Kaso hindi ako nagre-rebat pag walang linyang malakas. Gusto nyo makarinig ng bars yung teknikal yung malalim? Yes! Gusto nyo makarinig ng bars yung teknikal yung malalim? Yes! May magandang halimbawa si Spade, unawain natin. Silencer! Gusto mo ng mamon? Yung makapal na labing to, pare ko, gagawin kong palaman dun sa sabon na hindi mo na kailangan pang imulat. Ano daw? Baka kailangan na slow it down. Silencer! Gusto mo ng mamon? Yung makpwe! Chong! Kahit freestyle pa yon, malaking kagaguhan yon. Ultimo si Aklas! Si Aklas na labuhan doon! At bakit palaging maitulok? Uhog, tae, ihi, luga ang rap mo. Kanino ka ba napapatulong sumulat sa mga anak mo? Mapa-freestyle o written, malabo ka chong. Alagyan mo ng laman yung utak mo, wag yung sabon! Tatlong dragon! Naalala nyo pa yon? Sina Shea, Apex, Spade pinagbuklod. Ni Skarm para lang ihain sakit, ipabugbog. Tapos na ako sa dalawa, namasdan nyo ang paglubog. Green Ranger, isang ihip ko lang tong dragong to susunod. Dragon-dragonan ka lang kasi, parang dragon dance. Sa suguran ng sunugan, tsak na wala tong chance. Dito tatagal sa hit, parang bandwagon fans! May husay ka naman, ayaw mo lang umabante pa. Buhay rapper ka na nung ako'y buhay estudyante pa. Nauna kang mag-rap, pero ako nga habulin mo. Kasi inaral ko lahat bago tinangkang pasukin to. Yung freestyle mo, abot ko na sa isang araw lang na practice. Bago mo abutan ratings ko, mahanap mo muna ang Atlantis. Tagahanga lang ako noon. MC na ngayon. MC ka na noon, tagahanga na lang ngayon. Di sapat ang itsura at pagiging una sa pagpapayabong ng karir at patunay ang labang tong daig ang pogi ng maapil. Ako ang greater contender. You better go now. Ang pangtapos ko uli, Spade, mukha ang siopaw! Ay, muling banat kay Spade, oh. Isa buhay ko rin, oh. Okay. Lahat ang tao dito naniniwala pagdating sa mga bara na pinakita mo, may sense at may husay ka. Pero di ko ma-realize kung bakit may parte ng pagkatao kung ayaw maniwala na tunay ka. Bakit kaya? Di ako convinced, Allen. Magaling ka nga sa retens pero sa ibang aspeto ng rap nag-aagaw buhay ka. Tinitira mo yung freestyle ko, freestyle ni Apex, palibasa di ka marunong. Sa kaya sa freestyle ni Tukal nung uno mong talo, humandusay ka. Diba? At sabi nila, luto yon, ulul. Mas umangat lang siya nung live bas lumamang impromptu niya. Kahit sabihin mo mang written format na ngayon, tandaan mo kung di ka nag-freestyle battle, wala ka ngayon sa flip top. Kaya sa freestyle may utang na loob ka. At oo, sabi mo, ako'y sablay na freestyler. Bulul, nonsense. Parang laban ko kay Delo, palamang sa sabon. Pero di ba nag-rhyme? Pero ikaw, di ako katulad mo. Nung nakalimot, nag-chok na lang sa harap ni Looney. Kaya freestyle, freestyle din pag may time. Tapos, may sinabi ka pa?
Sabi mo, ikaw ang salarin o ikaw ang dahilan kung bakit nag-improve ang mga MCs dito sa liga. Sa sinabi niyang yun, bigla ako napailing. Huwag ka mag-feeling survivor sa isang outbreak ng virus, tol. Dahil di lang ikaw ang pwedeng gumaling. Sabi nila, you got bars? Oh, you got bars. Pero your bars are whack. Dahil sa papuin ng iba, huwag kang malulong. Sabi mo kay Jim, mas malakas ka sa bars o kilala ka sa bars. Pero paano ka magiging astig sa bars kung di ka marunong uminom? Oo, allergic sa alak tong gagong to. Habang ako alcoholic, inaamin ko. Halimaw ako sa inuman at para sa tropa, wala akong pake kahit masunog lahat ng brain cells ko. Kaya naalala mo, nung tumambay tayo sa farm, tumagi kang uminom, kaya sinagot ko lahat ng tagay mo. Pinakita ko lang nun na meron akong pakisama at dahil ka-grupo kita, handa akong saluhin lahat para sa'yo. Sige ako tulad mo, ipokrito. Habang ako totoo, sarap, letra ko'y bala, bunganga ko aking baril. Ikaw yung inaalon na maraming taong plastic, pero sa mga events, masyado ang mapapel. Di ko na kailangan magpigil. Itong toro'y mapagdumataas, babagsak na parang sa babel. Kahit subukan mo pang gumamit ng elevator balakid, hindi ka aabot sa aking level. At kahit gano'n pakalupit ang mga bara mo, kahit kailan di ka naging heavyweight sa paningin ko. Marami na akong hirap na dinanas, problemang malaki pa sa mundong buhat ni Atlas, kaya di ako nabibigatan sa'yo. At di ako impressed sa pinaglalaban mo. Sakit ang lipunan. Pwe! Pero di ko tinitira ang prinsipyo mo. Gusto ko lang sabihin, bago mo problemahin yung problema ng bayan, problemahin mo muna at ayusin yung sariling problema mo. Kuha mo? Kasi, etong buhay hindi na magiging patas. Malalim? Makinig sa akin sasabihin. Di mo pwede sabihin sa tigreng gutob na nakasalubong mo sa loob ng gubat na huwag kanyang kainin kasi di mo rin siya kakainin. Nag-guess mo ba? Ewan ka lang ako, may point, di ba? Kaya yung slogan mong walang mali sa paglaban may mali kaya lumaban ni saksak mo sa baga mo. Dahil kailanman hindi na matitibag at sulok. Ito'y survival of the fittest at di na magiging patas ng mundo. Kaya di ka man nanahal sa labang to pa din sa buhay. Kilaw kang karneng binabal sa suka bago ka tagsibugin. Parang kilawin. Mga pananaw mo yung bata sa madaling sabi, siso ka lang akong dumagit sa'yo. Malaking lawin. Tinangay na ng mga letra kong ipo-ipo at buhawi. Yung mga ginagawa ang pundasyon. Killer win. At pamatay ang pagkamanalo ko sa labang to. I got the killer win. Time. Time. Let's talk again. Fans kalabi na yun. Support. Yo. Flip Top is a boy tournament. Tournament round 2. Nandito pa rin sa B-side. Ako nga pala si Enigma. Kasalanan ko sa lahat. Kasalanan ko ang ating battle. Ang boto. Ang boto, 5-0. Para kahit palakit. Mag-iil. Batch 1, ha? Uprising. Shoutout pala sa mga tropa sa Japan, kay Omen, tsaka kay Charles Vincent Lopez. Ayun, binoto ko si Balakit. Pero round 1, para sa El Spade yun, 2 and 3, ay eh, Balakit. Ayun ko na mahabang taliwan. Panoorin nyo lang. Yo! Hello! Sa event na to, nabusog kami sa Siopao. Kanina pa kami sa Siopao. At yung tinutukoy ni Palakid na daig ng ang pogi ng maapil. Ako ba tinutukoy niya doon? Nakakalala ako doon ha. Pero ang boto ko kaya doon. Yung Palakid. Dahil timbangan na naman ano, ng mga punchline. Kumbaga, yung mga sugat. Mas marami na isugat si Palakid kay Spade. Nakasugat na si Spade. Pero para sa akin, lumungan si Palakid. Ang boto ko si Balakid. Sa round 1, natay sa akin yun. Para sa akin, balance lang. Siguro. Kasi second kay Balakid na, third kay Balakid na. Hindi ko naanin kasi parehas naman talaga sila may burst. Alam naman natin yung mga linya sila. Pero ito yung isa sa mga pinakamalaking elemento nila mga linya. Yung delivery. Medyo hindi ko naitindihan yung spin. Pero malakas lalo na yung round. Pero bagi spin yung round. Balakid. Malakit sa lahat ng aspeto. Siguro, malakas din naman si Spade kasi may impact lang talaga lahat ng sinasabi ni Malakit. Lumakas sa lahat ng aspeto. Kasi sa stage presence, lahat-lahat. Malakit. Si Spade, yun lahat. Nakuha ni Malakit lahat. Binigay ko yung boto kay Malakit. Round 1 and 2. Thank you, Besa. Tay sila eh. Sila sa para sa akin kasi ginudge ko siya sa dami ng punchline kahit mas marami yung sinabi ni
paid para sa akin. Alis, panday lang sila ng punch na yun. So, sa round 3 lang talaga, talagang pinatay para sa akin ni Balaki dyan. Tangin ng third round yun. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yun, yung line by line, may punch line. So, tangin na ni, eh, tangin ako. Congrats kay Balaki. From pay is paid. Show pow! Show pow! Show pow!